Madonna, sa bawat pag-ikot ng mundo, hindi natin namamalayang gumagawa pala tayo ng ating sariling kasaysayan. Ang nakagisnang kahirapan ang gustong mabago ni Madonna. Ngayong edad 16 na, wawakasan at tutuldukan ang kumakapit na sakit sa kanilang salinlahi. Ang kahirapan na kung tawagin ni Madonna ay isang nakakasulasok na virus. Hindi na nagpaalam si Madonna sa kanyang magulang at dalawang kapatid. Nag-iwan na lamang ng sulat at umihingi ng kapatawaran sa kanyang paglisan ng walang basbas ng magulang. Ang pangarap ay mananatiling pangarap kung hindi kikilos at gagawa. Kahit suntok sa buwan ang nais mangyari ni Madonna, susugal pa rin, nagbaba ka sakali. Ilang beses nang nalagas ang mga daon ng mangga, dumaan na rin ang tag-ulan at tag-init. May pagbabago na sa buhay ni Madonna. Ang lumuwang mag-isa, masakta ng puso sa pag-ibig at napagod sa kanyang pangarap. Na-realize ni Madonna, hindi isang fairy tale ang buhay. Hindi pala ganun kadali ang kanyang pangarap, lalo na at nag-iisa lamang sa pakikibaka. Uuwi na si Madonna sa kanyang probinsya kasama ang dalawang buwang sanggol, bunga ng kanyang pagkakamali. Kung papaano niya palalatiin ang kanyang anak ay hindi niya alam. Kinatatakutan din ni Madonna kung anong reaksyon ng kanyang magulang. Habang nasa biyahe si Madonna, kinausap siya ng katabi niya sa upuan. Tinanong kung bakit hindi nila kasama sa paglalakbay ang ama ng sanggol. Walang inilihim si Madonna sa babae. Sinabi niyang bunga ng kanyang katangahan sa pag-ibig ang sanggol na babaeng kanyang karga-karga. Ewan din ni Madonna at naikwento niya ang kanyang buhay mula sa umpisa at hanggang sa kasalukuyan. Marahil nakahanap si Madonna ng taong kanyang pagsasabihan ng kanyang kabiguhan. Ang cute ni baby, Angela ang itawag mo sa kanya, ang palambing na sinabi ni Aling Esther. Ngumiti at tumango lamang si Madonna. Kung nahihiya kang umuwi sa inyo, bukas ang pintuan ko para sa inyong mag-ina. Pumayag ka na, Madonna, kahit ilang buwan lang. Subukan mo, kung hindi ka masaya, malaya kayong makakaalis. Idinagdag pa ni Aling Esther, matutulungan niya ang sanggol sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Nabanggit din, mapapasaya si Aling Esther ng sanggol sa kanyang pamumuhay na mag-isa. Abangan ang pagtatapos.